ay pinagpalit, pero di yung masakit. Alam mo yung masakit? Yung sayo ay maliit. Si Wilmar kasi yun, siya talaga yung punot dulo nito yan, sir. Inamin naman sa akin ng asawa ko yan, sir, na nagkita sila at may nangyari sa kanila. Sinira mo itong pamilya mo dito kay Ronald. Ngayon, pangalawang pamilya sinira mo, pamilya ni Wilmar. So talagang homewrecker ka, sertipikado. Tatlong araw ako umiiyak, gabi-gabi. Hindi mo ba naintindihan? Gusto ko lang magkabalikan tayo. Gusto ko lang mabuhay ang pamilya natin. Gusto ko lang iwanan muna yan si Wilmar. Kasi hanggang ngayon, ganoon pa rin yung ginawa mo sa akin. Ilang taon na. Siguro, sir, mas masarap yung asawa ko kaysa sa asawa niya. Kaya pabalik-balik siya sa asawa ko. Oh! Yung ba yung tamang sagot, Alin Joy? Opo. Oh! Oh, no! Mamalin. Tinatanong ng isang netizen ngayon, bakit mo nasabi mas malaki yung kay Wilmar kaysa kay Ronald? Oh no! Wala naman ako sinabi mas malaki ha, parehas lang sila magmahal. Para sa akin sir, magsampa na lang muna ako ng kaso sir. Okay, very good. Ma'am Marilyn, magsasampa ng kaso si Sir Ronald kasama ng mister nyo, si Wilmar. Okay lang sir, basta sampa niya din ang kaso yung asawa niya, sasampan ko din ang kaso yung asawa niya. Pareho, very good. Mas tumitibay. Para fair. Okay, sige po. Supposedly po, itong si Sir Ronald ay magpa-file po sana ng case against his wife. Pero yun nga, hindi na siya magtutuloy ng kaso at gusto na lang niya mag-settle dito sa barangay para magkaayos na rin sila. So ano po ba yung pwede nating maitulong sa kanila? Kasi itong yung pagpunta nila dito sa barangay, pag magsasettle sila, ibig sabihin, no, wala na po silang habol sa isa't isa. Bali, gagawin din po tayo ng blatter for record purpose lang po, ma'am. So ikaw po, Sir Ronald, ano po ba yung dahilan kung bakit mas pinili mo na lang na ayusin yung relationship mo dito kay Ma'am Aline at huwag na magsampa ng kaso? Kasi po, naiisip ko rin po yung mga anak ko. Siyempre, yung mga anak ko kasi palaki sila tapos baka lumaki yung isyo tapos matuluyang mabuwag yung pamilya namin. Yun po ang iniisip ko. Hindi ko po iniisip yung sarili ko. Katunayan po, talagang ang sama ng loob ko gawa nung nangyari sa amin. Siya po yung may kasalanan sa... Although may kasalanan ni siguro ako, kaya lang iniisip ko pa rin po yung mga anak namin, gawa yung, siyempre, ano kaya makakamadat na nila kapag alimbawa maghiwalay kami, wala silang makikitang inasakwa nila. Ako kaya ko silang buhayin, kaso ang hirap po na magiging broken family, kaya yun ang naisip ko. Mas ginusto ko na lang na ito, na magkaayos kami kahit na medyo maraming kasalanan niya sa akin. Ano ba yung gusto mo mangyari sa ngayon? Para sa akin po, magkaayos kami pero depende din po sa kanya kung gusto niya pa kung magayos kaming dalawa as mother and husband. Magayos kami para sa bata. Ayaw mo na magkabalikan kayo? Hindi, baka darating din ang panahon siguro maging okay din kami nun. Open naman ako kasi mas gusto ko pag umalis ako, focus ako sa mga anak ko. May relationship pa ba kayo ni Sir Wilmar? Wala. Ibig sabihin, wala na siyang pagmamahal sa akin. Pero okay lang sa akin yan. Kasi alam ko naman yun na talagang nawala yung pagmamahal niya sa akin. Tanggap ko yun na hindi niya na ako mahal. Hindi mo na ba talaga mahal? Meron naman mga akong pagmamahal sa kanya eh. Pero mas maganda na lang mag-focus na muna sa mga anak namin. Para na lang sa mga anak muna namin. So paano po ba yung gusto niyong sistema sa mga bata? Bilang nanay, ikaw ang masusunod. Total yung mga anak ko naman nasa magulang niya. Wala naman problema kasi doon. Pangarap ko kasi sa mga anak ko, makapag-ipon talaga ako at saka maka-ano ng bahay. Yun lang inaano ko sa kanya. Yung isa mong anak na kasama mo ngayon na nakapangalan sa kanya? Andito lang din naman siya sa Maynila. Pero kung gusto niya kasi na nadadalhin dun sa probinsya nila, wala naman problema. Kasi gusto niya rin na iuwi daw doon sa kanila para magsama-sama na magkakapatid. Yung sa sustento, paano yung gusto niyong sustento? Wala rin problema pagdating sa sustento doon. Magkano yung binibigay mo dito sa mga anak mo and then dito sa isa niyo pang anak? Although sapat naman po, ma'am, para sa kanila. Kasi sa akin, anytime naman kapag wala na sila, pag sabi sa akin, bigay naman ako kagad. Pero ikaw, ma'am, open ka for chances na magkabalikan kayo ni sir. Paano pag niligawan ka niya ulit? Darating din naman yan siya. Paano kapag ka hindi na darating? Oo, darating. Sino ba mas mahal mo, si Wilmar o si Ronald? Siyempre, mas mahal ko yung pamilya ko, yung mga anak ko. Wala kang pinipili sa kanila dalawa? Kasi yan, paulit-ulit lang.
Ikaw naman, Sir Ronald, mahal na mahal mo tong si asawa mo. Nawala rin yung pagmamahal ko gawa sa ginawa niya sa akin. Talagang sobra akong nasaktan din sa ginawa niya lahat sa akin. Ako, ginawa ko lahat sa pamilya namin. Tiniis ko magtrabaho almost 2 years dito na kaka-quarantine, pero siya, hindi ko mapigilan din yung sarili ko na ganyan. Ba't mo ba ginawa yun, ma'am? Dahil pangangailangan ng katawan? Or ano? Hindi naman. Siyempre, parang natokso lang din ako sa ex ko. Pinagsisisihan mo naman yung ginawa mong panlalalaki? Hindi naman panlalaki. Ay, ano ba? Ano ba itawag dun sa pag may nangyari sa inyong dalawa na hindi maasawa? Okay. Pinagsisisihan mo naman? Hmm. Paano kami makakasigurado na talagang hindi mo na babalikan itong si Sir Wilmer at hindi ka naman lalaki? Alam niya naman na ugali ko niyan eh. Dito lang ako sa ex ko. Nagloko. Pag nasa abroad naman ako, focus naman ako pag nasa trabaho. Masakit din. Masakit din mangyayari na ganito, siyempre, di ba? Sa tagal-tagal, almost 14 years, lahat ginugol ko na. Ang dami na naming nangyari sa buhay namin. Simula nung maliit pa yung mga anak namin. Dati nga, mas gusto ko pa yung isang kahig, isang tuka kami. Kaysa sa ngayon na lahat ng gustong makain, makakain namin. Pero wala, ganito talaga yung buhay. Ganito talaga yung binigay sa akin ng Panginoon eh. Na magdusa sa buhay ko siguro. Pero tanggap ko naman kung ano talaga yung mangyayari sa akin. Kung anong mangyayari sa aming dalawa, siguro Panginoon ang nagbibigay kung anong gusto niya talaga sa akin. Tsaka sa kanya din. Hindi ko masisisi yung sarili ko, hindi ko rin masisisi. Siguro, baka hindi ko maibigay lahat ng pangangailangan niya, kaya ganun siguro. So, sir, buo na talaga yung decision mo na isa-settle nyo na dito at hindi ka na magsasampa ng kaso? Oo, yun na lang. Para at least mabigyan ko na maging masaya rin siya sa buhay niya sa kon, kasi mahirap din na may kaso siya na ganyan. Paano pag nalaman mo na sila pa rin ni Sir Wilmer, anong gagawin mo? Pag nalaman sa kanila, sige, total, nangyari na rin yun sa... Pwede na sila. Hayaan ko na lang sila. Actually, kung talaga kasi may anak naman sila, yung panganay namin kasi kay Wilmer yun eh. Nakakuko na lang kasi ako naman talaga nagpalaki. So ma'am, ano na lang yung last message mo dito kay sir? Magpapasalamat ako ko dahil... dahil na naging mabuti siyang asawa sa akin. Naging mabuti nga. Ama sa mga anak namin. Humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Diba, ito namang gusto mo, hingi ako ng sorry sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Magbago ka na kasi para bumalik na tayo sa dati. Mas maganda yung buhay natin dati. Saya-saya natin dati, tuwing sahod ko, nagja-jollibee tayo. Ano ko ba yung inahanap mo sa isang asawa? Ganun. Wala na tayong inihiling na maging masaya yung pamilya natin, pero wala. Nabiyak. By the way, nangyari na yun. Hindi na natin po pwedeng ibalik. Pero yun na lang yung papakuan ko sa'yo. Magbago ka. Kasi ako wala akong may ginagawa sa sarili ko. Alam mo yun. Alam na yung sarili ko. Alam na Panginoon na wala akong kwan, wala akong babae. Kung magkabalikan tayo, okay lang. Kung di tayo magkabalikan, wala tayong magagawa dahil tadhana natin yan eh. Ako po si Ronald Romay na pumapayag na hindi na makikialam sa asawa ko at hindi na ako magsasampa ng kaso sa kanya. Ako po ay magsustento na lang sa mga bata kung ano po ang mangyari sa buhay namin. Wala na po kaming pakialaman. Ako po si Aling Joy Romay ay nangangako na magbabago na para sa aking mga anak. At ako ay mag-abroad para sa aking mga anak at hindi na makikipag-relasyon sa ibang lalaki. Sa tama ka, ilalaban ka ng patayin kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa Lord. Maraming salamat po sa pagkain
kanin na nahihanda ngayon araw sa pagkainan. At nagpapasalamat ako na nakabanding ko ngayon sa loob ng 2 taon yung aking pamilya. Maraming salamat sa lahat ng biyayang binibigay mo sa amin at sa darating pang mga araw. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan. So ano pong masasabi nyo ngayon, sir, na nakasama nyo yung family nyo kahit papaano after 2 years? Nagpapasalamat ako kasi after 2 years na nagkita kami dito, nakasama ko sila dahil sa tulong ni Sir Rapi Tolpo, maging masaya yung araw ko dahil araw din ngayon ng birthday ng 2 anak ko. Ano mang mangyayari sa amin ng misis ko, sana maging good or bad, maging okay rin yun sa aming 2. Sa anak ko, sana maging masaya din siya. Kahit hindi ko totoong anak to, at least sa tinuturi ko siyang anak at saka tinuturi niya akong papa. Ano na lang yung message mo kay papa? Ma, salamat kasi kahit na inaaway ka ni mama, di mo pa din kami inihiman. Salamat kasi, Mi. Kahit di mo ko totoong anak, minahal mo ako ng sobra. Mahal na mahal ka namin. Sana mabuo pa rin kami kahit na medyo kalahati na lang. Hindi man sa ngayon, pero sana darating yung panahon na maging okay pa rin kami kahit sa ganitong nangyayari sa buhay namin. Yun lang po. Maraming salamat, Sir Rapi Tulpo. Dahil sa after 2 years, hindi ko nakasama yung pamilya ko. Ngayon, nandito na sila. Hindi ko na po itutuloy yung pagsasampa ng kaso ko alang-alang sa mga anak namin at saka para na rin po sa ikabubuti ng lahat para at makaalis na rin yung asawa ko papuntang ibang bansa. Ayos na po kami. Maraming salamat po, Sir Rapi Tulpo. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin Manila o kutsain at ikay pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo ka me, kakampi mo ang Diyos dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rapi Tulpo na ipaglalaban.